Hello, Greta. Alam ko na ako nasa si Trina. Papunta na kami ngayon doon. Magaling, Fernando. Mauna ka na at susunod na ako. Patay ka na, Trina. Hindi mo na matatapos ang sarsuela ko. Nagugulo lang ako, Inay. Bakit ka na? Lahat ng nagmamahal sa akin, lahat ng minamahal ko, lahat sila nagdurusa. Pakaramdam ko, malaking parte na nangyari kay Rebecca. Kasalanan ko. Kung hindi ko sana siya iniwan ng gabi na yun, sana hindi nangyari sa kanya yun. Alam ko may kasalanan din ako sa nangyari sa kanya, Paolo. Nung gabing yung pinagtabuyan ko si Rebecca, maaaring hindi na niya ako mapapatawad. Tatanggapin ko. Pero anak, nangyari na nangyari, Paolo. Alam ko masakit yun. Dahil ang sugat na nakuha niya ay isang sugat na kailanman ay hindi na magagawa. At ang magagawa lang natin ay tulungan siyang malagpasan ito at makalimutan niya. Paolo. Paolo, kailangan mo ako samahan. Saan tayo pupunta? Kailangan tayo makausap ni Trina. Meron daw siyang ebidensya na magtatama sa lahat ng pagkakamaling ito. Paolo, please. Sumama ka na sa akin. Minsan ba sa relasyon natin, iniwan kita? Sa mga hirap na pinagdaanan natin, sinumbatan ba kita? Pinahirapan ba kita? Hindi ko ba pinaglaban ang pagmamahalan natin? Sa bawat gabing katabi kita, kung naiisip ko lahat ng mga ginawa mo. Ganyan ba kababaw ang pagmamahalan natin? Nasa isang itlab lang, mabupura lahat ng pinagsamahan natin. Isang kasunungalina ang ginawa ko. Ako na pinakamasamang tao para sa'yo. Mababaw mo bang matatawag na tinalikuran ko ang buong pamilya ko nang dahil sa'yo? Mababaw ba na pagmamahalang kahit kinukutsa ako ng ibang tao, kahit tinatapakan nila ang pagkatao ko, pinili pa rin kita. Sumama pa rin ako sa'yo. Kung ganun, bakit mo ako iiwan? Akala ko matatagpan ng pagmamahal ang lahat
sinira kang buhay. Sinira mo ang buhay ni Luisa. At sinira mo ang buhay ni Paolo. Natatakot ka sirain kong buhay mo. Patawarin mo ako. Huwag kang mag-alala, Greta. Andito na ako. Trina, naninigurado lang ako kaya ginawa ko ang sulat na ito. Alam kong kahit anong oras ngayon ay ipapapatay na ako ni Greta. Pero bago niya magawa sa akin yun ay gusto kong ipasa sa iyong impormasyon na pinakakinatatakutan niyang lumabas. Iyan ay ang hindi niya pagiging tunay na La Fuente. Oo, Trina. Isa rin ito sa mga kasinungalingan ni Greta para pasakitan ang pamilya nila Josefina na ang tunay namang natitirang tagapagmana ng mga La Fuente. Nagawa ito ni Greta sa pamamagitan ng pagnakaw sa kahon ni Josefina na tanging magpapatunay na siya ang tagapagmana. Pareho ang ating pakay, Trina. At yun ay makapaghiganti kay Greta. Sana makatulong ito sa pagpapabagsak sa kanya. Eugene. Pag-asa natin. Kung totoo nga yung sinasabi niya na hindi tayo magpinsan, pwede na tayo magsama, Paolo. Pwede na natin buuin yung pamilya natin kasama si Julius. Kung hindi magkapatid sina Greta at Josefina, hindi rin magpinsan sina Paolo at Luisa, pwede na silang magkabalik ang dalawa. Kailangan matawagan ko rin si Tita Conchita. Kailangan malaman niya na niloloko lang siya ni Greta. Hello. Hello, Fernando. Nandito na ako sa labas ng ospital. Pero dito na lang ako dahil baka mamaya may makakita pa sa akin dito. Delikado. Basta tandaan mo, gusto ko magmukhang aksidente ang lahat ng gagawin mo. Naintindihan mo? Akong bahala dyan. Okay na ba sa'yo, suicide? Hintayin mo ang paglakpak niya sa baba. Ay. Oh. May ibibilin lang po sana ako sa inyo eh. Pwede niyo bang tignan-tignan si Bianca kasi oh, masama ang pakiramdam niya eh. Ilang araw na yan may sakit ha. Ano ba sakit niya? Wala ho siguro na eh. Nalulungkot lang yun dahil sa pagkamatay siguro ng kapatid niya. Nay, alisan po ako sandali pero babalik din po ako agad. Hello? Hello? Si Tita Conchita, pakausap, bilis! Apa? Sandali lang po. Hello, Trina? Nasaan ka? Kahapon ka pa wala ah. Kahapon pa ako nakikipaghabulan kay kamatayan, Tita. Para lang mapatunayan na hindi tunay na La Fuente si Greta. At kahapon niya pa ako gustong ipapatay para makuha ang ebidensyang hawak ko. Pero huwag kang mag-alala, Tita. Papunta
pumunta na dito sila Paul at Luisa, tinawagan ko na sila para kunin ang ebidensya nito. Hawak ko ngayon ang sulat ni Eugene bago siya mamatay. At sinasabi niya kung gaano kayo niloloko ni Greta. Ano? Trina, baka ginagawa mo lang ito dahil malgalit ka kay Greta. Tita, hindi. Totoo ang sinasabi ko. Niloloko lang talaga kayo ni Greta. Tita, may kumakatok. Baka sina Paolo at Luisa na ito. Huwag kayo mag-alala. Intayin niyo ang tawag ko. Intayin niyo ang ebidensya na mapunta sa inyo para mawala ang lahat ng pagdududa ninyo, tita. Ha? Sige. Sino yan? Ang bilis naman ata niya na Luisa. Sino yan? Tawag ang room 301. Okay, Eileen, nasaan ba siya? Naku, umuwi na yata. Masama ang pakiramdam niya eh. O sige na nga, ako na lang titingin. Okay. Fernando, sagutin mo telepono! Hello? Dumating na si Luis at si Paolo. Paakit na dyan. Oo, pero huwag kang storbo! Hello? Totoo kaya ang sinabi ni Trina? Totoo kaya ang impostor si Greta? Hello, Tita Conchita. Kamusta na? Greta, nasaan ka? Nasaan ako? Oo, gusto ko lang malaman. Bakit naman gusto mo malaman kung nasaan ako, Tita? Bueno, kung talagang gusto mong malaman. Nandito ako sa MISPA. Nagre-relax lang ako. Sige, hintayin mo ko. Pupuntahan kita dyan. Oh, Tita. Ano ba kailangan sabihin mo sa akin na hindi makapaghintay sa bahay? Hintayin mo na lang ako umuwi. Hindi. Pupuntahan kita dyan. Hintayin mo ko. Sige na. Hayop ka talaga, Trina. Hayop ka! Kamusta ka, Trina? Ha? Ah!
recuerdo de amor sa puso'y naka. Thank you.